basic maturity, dapat po may pag-mature tayo habang tayo tumatagal. Kayo po yung tumatagal, kami naman po yung papunta kasi bata pa lang ako eh. Di ba po? So habang tayo may buhay, habang tayo'y kakapaglingkod sa Panginoon, eh, tuloy na natin ito hanggang dulo. Di ba po? Kasi hindi nasasayang yung mga ginagawa natin para sa Panginoon. Basta maglingkod tayo sa Panginoon ay galing sa puso, alisin natin ang puot, galing dinanakit sa ating kapwa. Pag naglingkod tayo, yung masaya ka, masaya yung ginagawa mo. Ha? Kasi yung mga tayo yung tatandaan, masayang maglingkod pag masaya ka. Matandaan niya ang tumawag ito. Yung po, makita tanghali sa inyo. Yung kuna to, tinawag niyo ng Lazarus. Mahina ako bigla. So, magpulahin po kung ilaan na narito. Ano man po ang pagsubok niyo sa buhay, dalangin ko, mapagtagumpayan niyo lahat. At lahat na may karamdaman mula ulo sa karampangan ay pinagaling ng Panginoon. Ang lahat ng may utang, mababayaran. Ang lahat ng walang bahay, magkakabahay. Ang lahat ng walang kotse, hihingin nyo na, bibigay sa inyo kanya. Yan po ang nilatawag na declaration of faith. Yun po yung faith ko. Sa pagpunta ko pa lang dito, lahat kayo answer prayer lang. Kung so, maraming salamat po, God bless you. Thank you so much. God bless you. I-D-A. Okay, so amazing is your maturity na is ganyo, loving God. So, paano natin minamahal ang Diyos? Kung ang Diyos ako nang nagmahal sa atin, dapat tayo po yung tugon ng tao, mahalin natin ang Diyos. Sa paanong paraan? Sa pamagitan namin, pagmamahal sa kapwa, Christian love, yung pakalawang topic, ano? You cannot say you love God if you don't love your neighbor. Kaya tayo po ay nandun sa basic Christian, basic pa lang po yan, ano? Eh tayo nag-discuss ng basic Christian maturity, mahal natin ang Diyos, pero kaaway mo yung kapitbahay mo, ibig sabihin hindi totoo. Okay? So, loving God ay ang pagmamahal sa kapwa, never or Christian love. So, nagagawa mong magmahal sa Diyos at nagagawa mong mahalin ang iyong kapwa because you have faith in God. May pananampalataya ka sa Diyos. Because without faith, you cannot please our God. Hindi mo mapaparangalan, hindi mo manitibigang kanukulan ng Diyos. So yun yung pangatong topic, faith, pananampalataya. At yan ang sinasabi, kung may pananampalataya ka, whatever you ask for in my name, it will given to you. Amen. Amen. Kasi dyan na kayo nag-iingin sa umakalit na itindihan. Naitindihan niyo po? Ay, hindi ko na itindihan minsan eh. Yung English ko. Okay. So yung po yun, pananampalataya. At dahil sa pananampalataya, tayo ginagabayan ng Diyos. Ha, kaya kami pananampalataya because you are guided by the Holy Spirit. You are guided by God. Amen. Yan yung guidance. Ano? Huwag kayo kung ikaw ay may guidance ang Diyos, hindi ka makukulang, hindi ka sisimangot, lagi kang nakangiti, kahit ang harap mo ay demonyo na. Purihin ang Diyos na oo, ano. O, diba? Ito na nalaman yan. Okay, so because you love God, you love your neighbor, you have faith, ha? And you have guidance, ginagabayan ka ng Espiritu Santo na pagtatagumpayan mo ha? Ang sanlibutan. Ha? Dahil ikaw ay kabilang sa isang pamayanang Kristiyano. Yan, yun yung the world and Christian community. Ano ba yung Christian community? LCD Christian community. Kaya dahil ikaw ay kamembro, kabilang sa LCD Christian community, lagi kang mananagumpay. Wow, okay. So, hindi po na itindihan nyo ang itutok kayo dahil short time, ano? Hindi po, baka may isipin nyo short time, ano? Short lang po yung time natin. Ako rin mamaya, so duman kayo mamaya sa pre-meeting dito, dire-diretso ako hanggang mamaya para tuloy-tuloy yung ating topic. Yan, dalalo ba kayo? Hindi na. Mahala kayo sa buhay nyo. Okay. At dahil sa mga topic na yun, na pagtatagumpayan mo rin ang kita ng laman, the last of the flesh. Yan. So, ano yung last of the flesh? That's human nature. Yan yung pagkatao natin. Dahil tayo yung kasalan lahat, Romans chapter 3, verse 23, that all have sinned and fallen short of the glory.
na. Ha, loving God, ha, Christian love, ha, faith, ha, guidance, at napagtagumpay mga sanibutan, napagtagumpay muli ang pinalalaman. At kahit ikaw ay napagtagumpay at managumpay, na aayos mo ang lahat ng dumarating na problema sa iyo. Repairing wrongdoing. Na naayos mo, nare-repair mo. Naayos mo lahat because you are overcomers na. Managumpay na. Managumpay ka na. Yung sabi sa Biblia, we are more than conquerors. No one. Ayun, hanggang kanta na lang naman minsan tayo. Ay, pero hindi naman napagtatagumpayan at hindi na-repair yung mga ipagkakasundo, yun, yung mga samaan ng loob, kasi hindi na isa sa buhay yung mga dinidiscuss natin in the isang seminar. So, the final message, ito na po yung topic ko, overcoming the works of evil spirit. Para malaman niyo po ang overcoming the works of the Holy Spirit, diba? Yung mga kamay, at dahan-dahang umupo. Dahan-dahan, sabi ko, dahan-dahan. Dahan-dahan. At then pagtapos, ipalapak mo ang iyong kamay sa Lord. Kapatid, ulit po ng topic ko, na kapatid, makinig po kayo, ipantingin. Sa parting huli ng topic ko, ay i-reveal ko sa inyo kung saan takot na takot ang demonyo. Mamaya po yun. Kasi ang demonyo po, minsan hindi na natatakot sa krus, hindi na natatakot sa Biblia, hindi na natatakot sa holy water, hindi na natatakot sa rosaryo, hindi na natatakot. Pero minsan pag lumabas ka, natakot na demonyo sa bisura mo. Yeah.
Diyos? Sino akala na siya ay sa Diyos? At ang buong salibutan ay nasa kapangyarihan ng Diyoslo. Ang buong salibutan. That's why Saint Paul says in Romans chapter 12 verse 2, do not conform any longer to the pattern of this world, because this world is under the control of the evil one. Amen. Ang mundong ito ay kontrolado ng demonyo, because we are not citizens of this world. We are only an alien in this world. Minsan lang tayong daraan sa daigdig na ito, because we are not permanent in this planet Earth. We are citizens of heaven. Centennial po. Kaya sinasabi malapit-lapit na tayo. Masama ko centennial eh. Eh dahil po natanggap niyo na Filipino citizen, senior citizen, and third po dyan ang heavenly citizenship. Sino gusto na maging heavenly citizen in due time, sa takdang panahon, dahil walang permanency sa daigdig na ito. Amen. Ano naman natin lahat yun, ano, di ba? Ano sabi yun? Minsan magwasak at manila.
yung purpose ni Satan ang i-spread sa mga show ng mga kabataan para makuha nila yung attention ng mga youth, mga children. Kaya bakit dapat sinabi? Kasi sabi nung pamangkin namin, kailangan daw patayin yung nanay niya. Isipin niyo yun? Nailihaw siya, ano? Ilihaw siya anak ng Diyos. Siya daw ay kasakakampi ng mga demonyo. Dahil doon sa pinapanood. Kaya, parents must be aware because that is the work of evil spirit. Di bakit nagkukulong sa kwarto? Kasi may ibang ginagawa. Nilalak yung pinto. Dapat ang mga anak, hindi rin papayagang ilakad pinto para makita nyo kung anong pinagagawa doon sa internet. May kapi na po ito pati ang nagkarinat ko. Copy na ito, mamaya. Diba? Ito po yung mga kapatid. Minsan tayo po yung responsibilidad natin bilang parent, kakalimutan po natin. Ha? So, do not conform. So, the modern world is with the notion of a personal evil forces as a fantasy. Alam mo, mahilig ang tao sa fantasya. Kaya mahilig ang tao manood ng mga nakakatakot, mga kung ano-ano, na mga ano nakaan doon sa nagbabayad ka pa para takutin ang sarili mo doon sa mga apps o application para mapanood mo lang yung mga bagay na yun. Ha? Oh, sabi niyo, Netflix. Alam niyo po kung hindi naging Netflix. Sino mahilig sa Netflix? Mga kabataan. Diba? Sabi nung aming profesor na pari, ha? Sabi nung profesor na pari, si Father Bautista, yung guwapong pari, diba? Na nagbama sa akin, nagtuturo sa akin ngayon, sa CPW. Ha? Bakit alam niya yung sinasabi? Ang hilig ng kabataan ay hindi lang Netflix, kundi Viva Max. Ayun, parang namin yung Viva Max. Ano yun? Sinerge ko doon sa internet, may wallet. Ayun, ano mo, nakita ko yung thriller, mga bold movies. Parang beta, parang Netflix na Tagalog. Pero ang naalay doon para yung mga movies na Pilipino na mga bold. Hindi ko noon role, hindi na ako sa bold. Kung totoo po yun, ito ko lang tala. Ba yung Viva Max na yun? Tinignan si Church ko, aba? Nakakatapos pala, nakabataan kaya pala ganun. No? So, yun po yung mga kapatid. So, kailangan natin na pag-aaral ng Biblia. See, that is only exist. Ano po? Ha? Sabi ron, he with tremendous power. Ha? Even a glimpse of an angel is enough to make men great. Ano po? Pag sinabi natin ng power, sabihin, may power man, but lesser. Bakit? Sabagat, Jesus is the greatest. Alam ko kausap. Jesus is the greatest. Sino may nagsabi na sila yung ang Beatles. Ha? Si Ali sinabi, he's the greatest. Binagsak ni Lord. Kasi pag hindi mo pwedeng uberan mo at lamangan mo ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Ha? Ano po na yan? Totoo ba? Ano po na yun, ha? Ano po yun? Ano po yun? Sabi po ba niya? Ay, hayaan niyo po, tatanong natin, ano? Pag nakita po kami, no, kasi atin na, kasi sa ano, sa anniversary. Atin daw? Alam niyo po, kasi rin, sabi mo nga kanina, ang mundo ito, controlled by evil one. At nalibisir mo ang nagsasabi ng totoo. Sabi ng Biblia sa John chapter 8, verse 31 to 32, kung patuloy ay kayong susunod sa aking aral, ano? Ang tama ka-discern ng truth ay ang tao pa
kayong mga alagad ko. Makikilala niyo ang iyong katotohanan, katotohanan ang magpapalayak sa inyo. Amen. Di ba parang masasabing katotohanan na ikaw ay dating katoliko, kumalis ka sa pagiging katoliko, katotohanan ba yan? Hindi yung katotohanan. Dahil si Kristo ang nagtayo ng katotohanan, sabi ng Mateo 18:16 o 16:18. Ano sabi ng Mateo 16:18? Ha? Ano po yung sabi sa Mateo 16:18? Ano ba sabi ng Mateo 16:18? At ikaw ay Pedro. You are Peter, and upon this rock I will build my church. Ikaw ang niya ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Kaninong iglesia? Iglesia ni Kristo. Ang problema, hindi ko inalam kailan sinabi yon. Hindi ko yung sinabi ng 1914. Dahil yung tinatag ng tao na iglesia, sinabi yun 1914. Yung sinabi sa Biblia, ang taon 33 AD, Anno Domini, Year of the Lord. So kung pag-uusapan natin ang truth, katotohanan, parang PBJ lang yan. May peke at may totoo. Purihin si Jesus. Yung inanyo ni Cristo noong taong 33 AD. Dahil yun ay sinabi, taong 33 AD. Pag nagbabasa kayo ng Biblia, mahalaga po kailan sinabi yon. At kanino sinabi yon. Hindi yung baka lang kayo, eh, iglesia ni Cristo, tuuro ko pala. Alilipat na ako noong ako. Ano ba ang ibig sabihin ng iglesia ni Cristo? Iglesia. Ano ba ang ibig sabihin ng iglesia? Those who are called out, mga tinawag. It means called, tinawag, Ecclesia means out. Tinawag tayo, inilukot, inihiwalay sa salibutang ito dahil sa salibutang ito ay nasa kapangyarihan ng demonyo. So you are belong to the true church of Christ na tinatag niya 33 AD, kailan yun? The time of Pentecost, the first Pentecost day. And that is the birthday of the church. Kahit ako naalis ka, pagkabiru na, ako ang anak ng Diyos. Pag hindi kayo gumaan sa akin, hindi kayo maniligtas. Dahil ako na ang anak ng Diyos sa kapanahunan, ako si Jesus. Ang pinag-uusapan niya ay truth, katotohanan. Ano ba yung katotohanan? Hindi yung tayo ay parang mga sunod na sunod sa po na sinabi na mali. Kaya mahalaga, ang nasasabi ng katotohanan at nabilis ng mga katotohanan yung mga taong babat sa aral ng katotohanan, aral ni Kristo na siyang tunay na katotohanan. Ang hina. Amen. Alam niyo, pag-aaral ng Biblia ko na dito, kahit na tayo hindi na kumain, ang sarap. Kahapon, kagabi, natuloy ako sa Bulacan, sabi ko, kahit hindi na kumain. Nung kasama ko talong kumain sila, ako hindi na, kasi busog ako ng salita ng Diyos. Ganun po ang salita ng Diyos. Nakakabal kay Kristo. Tatabangan ka na, pati doon sa last of the test. Kaya minsan magre-reklamo na yung asawa mo, Han, ba't hindi mo pa lang tumatabi sa akin? Huwag mo lang appetite mo sa akin. Kaya masarap kung parehas kayo na nasa Panginoon na. Diba? Tumataas yung spirituality mo yung dalawa. At pag mataas yung spirituality nyo, lagi kayong mananagumpay sapagkat yung worldliness ay napagtatagumpayan natin lagi. Amen. Kaya yung fasting napakahalaga sa atin eh, at least once a week, isang beses. Kasi pag nai-fasting po, that is discipline in our spiritual life. Pag hindi tayo nagpa-fasting at puro fast-eating tayo, laging eating ng eating siya. Mga kapatid, eh, hindi natin pagtatagumpayan yung kilos at gawa ng demonyo. Kasi pag tayo nagpa-fasting, pag hindi po walang fasting, na yung level na, pantay na. Yung natural life at spiritual
spiritual life. Pero pag yung nagpapasting ka, yung spiritual life mo, naka-level na natural life, tumataas. Kaya yung natural life mo na u-overcome na pagkatagumpayan mo, dahil mas mataas yung level ng iyong spiritual na pamumuhay. At doon ka nagtatagumpay sa lahat ng kilos ng kaaway, mga kapatid. Amen po ba? Amen. The hidden areas of evil, yung kung kilos na nakatagot, kilos na tagot ng demonyo na dapat papatagumpay natin ay temptation. Hanggat hindi mo alam mo ang temptation, ayaw ko ay tukso. Hindi po natin pwedeng sabihin, layuan mo ako tukso. Ikaw dapat ang lalayo. Kasi po yung temptation, one day, ito kasi po sa pangisda, ito yung bait, ito yung pain ni Satanas. Ha? Diba sa panghuhuli ng isda, may pain doon, may bait. No? Pag tinagap ng isda yung pain, huli ka na. Ganun po ang demonyo. Magpapadala ng pain. Magpapadala ng tukso. O, ano na naman magpadala ang tukso sa mga kalalakihan ng pangit? Ang papadala niyan, maganda. At sa mga babae naman, magpapadala yan ng mga gwapo. At sa mga gay, ay magpapadala niyan ng mga gwapo. Kasi po, ngayon, ang tukso ko'y hindi na 3G, 4G na po ngayon. Ha? Ano yung 4G, Sister Te? Yung 4G, dati 3G, ang 3G ay Girls, Gold, Glory. Ngayon, kasama na ang Gay. Kasama na yung Gay. Mga kapatid. Kaya yung LGBTQ, ano yung Q? Yun yung mga tao, hindi pa makapag-decide, hindi naman intindihan kung anong pagkatao niya. Ha? Kaya ako ng Titan, ano? Nag-show doon, ano? Kasi itinrit ako doon sa tinatawag na cruise. Doon sa barko na may restaurant, ano? Kaya tapos yung mga doon, entertainer. Alam mo, gagandang babae. Pegeta na. Kaya tapos masayasayo sila. Buti naman natin ako sa tabi ganun. Sa tabi ni sister, ano? Sa tabi naman natin ako doon sa mga view. Ikaw, hindi ko nakatayo, pero mo, kasi sa sabi ka, oo, kung gano'n. Alam mo, mga bagay na yun, mahilig ko po. Ayaw ko na. Ibuti naman nasa tabi po ako. Kasi po doon, famous ang Titan sa yung hospital doon na talagang po ikaw ay lalaki, gusto mong maging babae, papalitan yung tatanggalin niya sa'yo, inibigay naman doon sa baba, gusto maging lalaki. Palit kayo. Exchange. Diba? Ganun ang work of devil. Nilalabanan ang kilos ng Diyos, nilalabanan ang work of God. Yung ginawa ng Diyos na lalaki, gusto nilang labanan gawing babae. At yung babae naman gusto nilang gawin sila lalaki paglaban sa Diyos. That is mockery and blasphemy, mga kapatid. Amen. So, hidden areas, kasi malapit na po, sabi ni ano, hanggang 2:30 daw ako, nag-extend kasi na, nakain niya yung iba kong oras kanina. Kasi 1:10 ako dapat, o 1:10 ako papasok, matatapos dapat ay 2:10, ha? 2:10, 1:10, 2:10. Sabi ko, 2:30 daw, okay? So, ang hidden area sa purpose. Pakinggan niyo ito. Kasi yung, hindi mo, ang ligit sa alaman natin, hindi mo niyo pala kumikilos na, na hindi mo nararamdaman. Ha? Ano yung hidden areas of Satan work? Una, temptation. Ha? Yung tukso, ano? So, hindi mo alam yung palapadalan ng tukso. Ha? At pag yun ay kinagat ko na, tatalo po, iniisip ko na yun, ipinaglilihi. It is conceived in your mind. Walang taong gumawa ng kasalanan at mabuti na hindi tumaan sa isipan. Pinag-isipan mo yan. Nakita mo muna yung tukso. Ang ganda-ganda, parang si David.
sa halip na maging patient siya doon sa panalangin. It is time of his prayer. Pero sa halip, nakita niyo yung padala ng tukso na dipot ng demonyo. Si Bathsheba. Sa halip na mag-pray, dahil tayo ng panalangin ngayon, ang inintindi niya yung padala ng tukso. Padala ng tukso sa kanya. Sabi ni Kristo sa gospel, di ba? Nung sinag-pray sa Gethsemane, sabi sa mga anak, magpuyat kayo at manalangin para hindi kayo matakay ng tukso. Hindi po sinabi sa Biblia, magpuyat kayo, manood kayo ng Netflix. Di ba? Ang sabi ng Panginoon, magpuyat kayo at manalangin. Kapag tayo po ay nagising sa madaling araw, ano ang inuunan nyo? Pag-ihi. Hindi po yun ang dapat unahin nyo. Unahin po natin ang pananalangin. Thank you Lord, salamat Lord. Ginising mo ako sa mga gusto mo makipag-usap sa akin. Kaya mo ako ginising. Because you are the control. You are the one who control my life. Yes. Hindi yung, ay nagising ka kasi ihihi ka na. Isa sila sabi ko yun, sabi niya, brother, ito'y parang mahihang salwan. Papay, kaya kami nipi tayo ng control. Diba? Kamahalaga, in everything you do, put God first. Unahin mo ang Panginoon at unahin ka ng Diyos. Kung ba sa life of God, ano ba? Emotional problem. Kapag kayo nagiging, may yung emotion, ano ba yung nangyari sa pandemic? Ang dami na sila ng mabait. Dahil doon sa akin, tawag doon, anxieties, depression, yan ay problema sa mag-iisip. Kasi inisip mo, nangisip ang kung ano-ano. Instead, you focus your eyes, your mind, and to God. Yung tinutukoy na mata doon ay pananampalataya mo. Hebrews chapter 12, verse 2. Let us fix our eyes unto Jesus, because He is the author and perfecter of our faith. Amen. 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 Sana katuon. Ha? Doon sa emosyon. Sana katuon. Doon sa problema. Mga kapatid, hindi na katuon tayo mag-focus. It's a work of the devil. That's work of evil spirit. Saksakan ka ng saksakan ng mga problema sa isipan mo. Kaya tandaan niyo po, there are two voices na nag-uusap sa atin. The voice of God and the voice of Satan. The voice of evil spirit. The door is mine. Your mind. Do not open your mind to the evil one. Open always your mind to the voice of God. Purihin ang Diyos. Amen. Remember the battlefield. Saan ang lalaban? Ang demonyo at angad. Ang espiritu ng Diyos sa iyo. Yung mind mo, yung isipan mo, tatanggapin ko ba ito? Ito ba ang gusto ko? Ito ang ganyan. Your battlefield, kaya sabi ng Bible, sa Romans chapter 12, verse 2, reading ko, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba na kayo at magbago ng isip. Change your mind. Amen. Baguhin natin ating mga isip. Sabi kahapon sa pag-aaral, mga nagkaroon ng discussion sa mga pinagsasabing ang kahirapan daw ay distinct. Ano ibig sabihin ng distinct? Tinatagad na ng Diyos. Hindi po. Walang nilikha ang Diyos na mahirap. That's the work of the devil. Na ang tayo maghirap. E bakit ba tayo naghihirap? Kasi naging tamad ka. Hindi po gusto ng Diyos na maging maghirap tayo. Unang kinatamalan natin, ayaw nating dumalo ng mga development for our self-development. Ayaw nating develop ang ating mga gift, ang ating mga abilities, ang ating mga kailangan para gawin natin at ito ay maging gawin natin para sa ating magandang buhay. Kung tayo may development, spiritual development tulad nito, mayroong development for our natural gifts. Marunong kang magluto. I-develop yung pagluluto mo. Marunong kang magupit. I-develop yung pagupit ko. Marunong kang magtatis. I-develop yung pagkakit.
marunong kang mag-chismis, hindi meron kang pasasalita mo, maging speaker ka sa mga pag-aaral. Isa sa hindi meron po yung iyong pasasalita sa chismisan, hindi meron po yung pasasalita mo, ikaw ay nag-iit sa pasasalita, hindi meron po sa pagtuturo ng kung ano-ano maganda. Meron ka po lang, hindi po distinct, hindi po ginusto ng Diyos na maghirap tayo. That's the work of the devil. Katamaran. Dahil walang ginawa ang Diyos na mahirap, pantay-pantay tayo, bakit may naging mayaman sapagkat mahilig silang i-develop ang kanilang kayanan. Kaya ginamit nila ang kanilang kayanan na di-develop kaya sila yumaman. Eh kaya nag-uumpisa. Umpisahan nyo na ngayon pagkatapos ng seminar, bukas makalawa, yayaman na kayong lahat. Demonstrate, ang yaman niya naman. Diba? Kitang-kita sa itsura ni Sterte, ang kayamanan. Ginawa ko dati nung sabi ng pangit-pangit ko, pero sabi nung, bakit ba talagang gumagwapo ka na yun? Kasi kasunod ng pagwapo, pagyaman sa buhay. Amen? Amen. Naniwala kayo? Amen. Naniwala kayo? Amen. Kaya, ma-overcome po natin yung katamaran. Laziness is from the devil. Mga kapatid, ang katamaran po ay kilos ng demonyo. Kaya naghihirap ang tao, gusto ng demonyo na tayo maghirap. Sabi ng John chapter 10, verse 10, letter B. Ah, isang buhay na ganap at kasiyasya ang gusto ng Diyos. Ah, ganap na buhay, ibig sabihin ng ganap, hindi ka nagpupula. Ganap, hindi ka problematic, hindi ka asthmatic, at hindi ka walang katiklaan. Kasi yung taong pinagpala ng Diyos, hindi ka problematic, hindi ka asthmatic, hindi sabihin naman at sakit, good health ka, at ikaw ay laging may blessing si Lord. Nakakalungkot minsan, Kristiyano na tayo, pinoproblema niyo lagi pera. Kung mga tao may pumroblema sa pera, ibig sabihin, you are not dependent on God. Hindi kayo nag-i-depend sa Diyos. Kailanman hindi po tayo magkukulang so tayo ay umaasa sa Diyos. Umasa kayo sa Diyos. Huwag sa kung ano. Huwag kayo umasa sa loto, huwag kayo umasa sa ka, huwag kayo umasa kung ano-ano. Umasa kayo sa Diyos. Why? Because God is our reservoir. Sabihin nyo. God is our reservoir. Ano? Ano ang reservoir? Yung pinagmumula ng tubig, yung dam, di ba, reservoir? Ha, sabi ng pagdibasa yung reservoir, reservoir. Yan, yun yung pinagmumula ng tubig, supply sa lahat ng ano-ano, yan ang ganoon ng Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, ano, He is the source of everything. Siya ang pinagmumula ng lahat. At ano mang kailangan mo, hingin mo sa Kanya. Pag nanatili ka sa Kanya, at ang mga salita mo ng Diyos ay nanatili sa'yo, hingin mo na ang maibigan mo, ibibigay! John chapter 7, at then chapter 15, verse 7. Amen po ba? Amen? Amen? Sabihin nyo, my reservoir is Jesus. Noon, ang supplier ng lahat sa aking buhay ay si Jesus. Amen. 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 So huwag po natin isipin lagi na ikaw ay problematic at automatic, emotional problem, spiritual problem. Kaya ba yan, puro problema ang inisip mo at tatanda ka. Ha? Ano ba? Fear of God's word. Word, mga kapatid. Natakot ka. Doon sa kilos at gawa ng Diyos, yan po yung lahat ay kilos ng demonyo. Ah, mga kapatid. Ano ang solusyon? Sabi ng banal na kasulatan is the gift of discernment. Ano po ba ang gift of discernment? It's the gift of the Spirit. Tandaan niyo po, ang fruit of the Spirit is Christian character. Magiging maganda ang ugali mo kung nasa sa iyo ang bunga ng Espiritu Santo. Pero kung nasa sa iyo ang gift of the Spirit, that is Christian power. Sabihin niyo, Christian power. Ulitin niyo. Christian power. Ang kapagalihan ng lahat ng Kristiyano ay ang gift of the Spirit. At isa sa gift of the Spirit is
the gift of discernment. Ay, kung may gift of discernment ka, nalalaman mo kung ang tao ito ay may karga, carrier ng evil spirit. Nag-i-discern mo, ay, ang tao ito, carrier. Sabi ni Father Bautista, kumain ka sa restaurant, pagkain mo, biglang sumakit ang iyong tiyan, nagdudumi ka, LDM. LDM po, hindi MRA. Iba po yung MRA sa LDM. Ha? Diyan ka nakikinig si Kuya Mot. Naintilipas Kuya Mot. Ha? Sabi ko, kapag kumain sa restaurant, bigla ka na sumakit ang tiyan ng LDM. Sabi ko, LDM, hindi po, iba po yung LDM sa MRA. Yung MRA po, yun yung show namin, abangan nyo. Kasi namibigay ng G-Cast lagi yan si Kuya Mot. MRA stand for Mot, Rex, and Android. Ilan yung si Android? Ano mo? Si Android. Kapalad yung magiging asawa niya. Pinag-pipray ko yung magiging asawa ng Andrew D. Kasi ang pinag-pipray ko yung magiging asawa niya na yung magaling umawit. Mabaw siya yung umawit na, where do I be? So tell that story, where will I tell me? Little bit love story, that is older than the sea. The simple thought about love she brings to me. Where do I start? With her first hello, she gave a meaning to this empty world. Oh, there'll never be another love, another time. She came into my life and made everything fine. Sabay-sabay tayo lahat. That symbolizing
nakikita ko apat sila. At ang nakikita ko bilang Diyos yung kasama nila. Ngunit sa kalaman nila, that is the pre-existence of Christ. Kailanman hindi tayo iniwan, hindi pinababayaan. I will never leave you nor forsaken you. Sabi ni God, we must always overcomers in life kung ang Diyos ay mamimintay natin na siya'y nasa sa atin. Mapagtatagong mayroon po natin ang lahat kung si Kristo ay nasa sa atin. So the armor is truth, katotohanan. Sabi ni Jesus, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Ang mananampalataya ay magkakamit ng buhay. Amen. Sabihin niyo, truth. Katotohanan. Kailangan ang buhay natin ay buhay tayo sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan. Mamuhay tayo sa katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Hindi to say, sabi ni St. Paul, we must walk by faith and not by sight. Because that faith is addressed to God, addressed to Jesus. Amen. Nakalawa is righteousness. No one is righteous except God. Wala nang matuwid kundi ang Diyos. But how we become righteous? Paano tayo magiging matuwid? Kapag tinanggap mo ang righteous one, si Kristo, kasama ni Espiritu Santo, magiging matuwid ka sa paningin ng Diyos. It is not our righteousness, but the righteousness of God, the righteousness of Jesus, and the righteousness of the Holy Spirit. Amen? Ha? Lumalakad pa kayo ng matuwid? Gusto nyo halimbawa ng paglakad ng matuwid? Ganun po. Hindi po ganun na. So, next is faith. Pananampalataya. Tandaan nyo po, pananampalataya is the key, susi. Faith is the key, susi. If you want to go to heaven, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. And no one can come to the Father except through me. Na pagmakita na yung pagsambalataya kay Kristo, makapapasok sa langit. It is faith in God. It is faith in Jesus. Amen? Amen? And napakalaga are the swords of the Christian. Ito po yung salita ng Diyos. Kaya huwag niyong kalilitaan, basahin lagi ang Biblia. I-apply niyo ang tinatawag na yung Lectio Divina. Ano po ba ang Lectio Divina? Pagbabasa ng Biblia, read the Bible, ha? Read the Bible, reflect, or meditate, and then pray, and then action. Kailangan isabuhay ang salita ng Diyos. Hindi puro basa, puro basa. Alam mo ng lahat, basa. O, basa! 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 Saan matusulat? Sabi nung ano, basa! Galatians 3:12 sa Community Bible. Ano? Catholic Bible Edition, Galatians 3:12, Pastoral Edition, sabi roon, tangang-tanga kayo. Nag-umpisa kayo sa espiritual, tinatapos nyo sa laman. Catholic Bible Edition yun ha? Pastoral. Hindi po masama sabihin tanga. Sabi ng Bible, tanga ang tanga kayo. Nag-umpisa kayo sa espiritual, nagtatapos kayo sa laman. Nag-umpisa sa MSS, natapos sa? Natapos sa? Nightclub. Nag-umpisa sa MSS, natapos sa beer house. Nag-umpisa sa MSS, nandoon, nakipag-inuman doon sa ano. Yun ang sinasabi doon. Sa Community Bible, yung pamayan ng Kristiyano Biblia, at translation, tanga-tanga. Sabi sa ordinaryo Bible natin ay kay hahangal ninyo. Yung pala ang translation ng tanga, hangal. Okay, so yun po yun mga kapatid. Malapit na po, okay? So yun po yun. Certain victory napakalaga po. At tapos po yung Christian community. Huwag na huwag po kayong mawawala sa isang
spiritual gathering. Amen? Hindi naman binabawal yun, hindi naman po masama yun, kasi Kristo nung dumating dito, Jesus Christ is not anti-social. Si Kristo po'y nakisalabuha, kaya tinawag si Kristo maglalasing, pero hindi para siya'y sumang-ayon sa mga lasingero at babaero. Ba't gusto ni Kristo sila'y mahawahan niya? Ang tawag po doon ay, ano tawag doon? Influence. Dapat tayo maging influencer. Mahawahan natin ang mga makasalibutan ng buhay espiritual. Purihin si Jesus. And finally, hindi na tayo kakasalang finally, ha? Finally. Gusto nyo malaman kung saan takot na takot ang demonyo? Hindi na po sa Biblia, hindi po sa krus, hindi po sa rosaryo, hindi po sa holy water, takot po ang Panginoon sa collection bag. Kaya kung kayo po ngayon ay lalapitan ng collection bag, ipakita nyo na hindi po kayo takot, ibig sabihin wala sa inyo ng demonyo. Amen? Nakakahulugan, nasa sa inyo si Kristo. Sabagat ang sinabi ng Panginoon, kung nasa sa atin si Kristo, love one another, ang pag-ibig po ay charity, so ang pagkakaloob, bukas sa iyong puso, at hindi napipilitan. At I pray na ang lahat ng magkakaloob sa uslong yan, lalapit dito na hindi matatakot, sabagat ang demonyo po ay takot sa collection bag at sa ganito. Pero tandaan niyo po, dahil si Kristo ay nasa sa inyo, overcomers tayong lahat, wala nang takot at walang pakamba. Amen. At para po kayo ay makasunod as a leader, bilang leader ko at bilang nakapanguna, dapat ako ang makunang magbigay. Amen. Kaya po ang ibibigay ko ay 2,000 para po sa gawain. Okay. Umpisahan po ng mga tao sa pagmamahawit ng offering of love. Amen. Amen. Offering of love. At kakanta tayo. Tingnan niyo po yung mga lalapit. Sabihin niyo po yung mga hindi takot. Amen. And broken my heart.
sa pagkakaloob at pagbibigay. Iangat ni Lord ang aming buhay. Pinagpala. Maging sa health. Sa aming mga kailangan. Sa bahay at lupa. Sa sakyan at iba pa. Susi na kasaganaan. Alam niyo, pinatako tayo ng demonyong insan sa pagkakaloob at pagbibigay dahil ayaw ng demonyong tayo sumagana. Ayaw ng demonyong tayo pagpalaan. Ayaw ng demonyo na iangat ang buhay natin. Dahil kung umangat ang buhay natin, marami tayong matutulungan. Marami kaluwang maliligtas. Kaya ayaw na ayaw ni Satanas. Nauunlad at sasagana ang buhay ng mga Kristiyano. Pagsabi ng aking mga inaawit, and the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Ginawa na ng Diyos na tayo maging masagana at mayaman. At yan ay nasa ating pagsisikap at pagsasagawa, pagsasabuhay ng kanyang salita. Diyos na makapangyarihan, dalayin ko po na maging kami laging bukas pagad, maging ang puso namin laging bukas sa iyo, at ang aming isipan na pintuan ng kabutihan ay maging bukas sa iyong mga salita. Dalayin ko, Panginoon, ang paglabanan namin ang lahat ng kilos ng kaaway at ito'y magagawa namin dahil ikaw ay kasama po namin. Pangako mo sa amin yan, Lord, na kailanman di mo kami iwan ni pababayaan. And we become more than conqueror because of you, Lord. Kaya Ama, balutin kami ng iyong banal na dugo, itago lagi sa iyong likuran at ikaw ang maghari sa aming buhay at magpakailanman. Anong sagot? Amen! Anong sagot? Amen! Suntok-suntok ang amay sa taas. Suntokin niyo ang demonyo. Suntokin niyo ang demonyo sa ngalan ni Jesus. Ha? Inhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Magaling na kayong lahat. Amen! Sa ngalan ni Jesus. Tandaan niyo po, paalala, ha, sa July 21 at July 28, tayo po ang sponsor sa CLSS, doon po sa Amorsolo. Ha, kung kayo pinatalo, magpag-inistro kayo sa ADR, sa Ambel, ha, mahalaga po kayo sumama para masarap. Ha? Pagpapalain kayo ng Panginoon. Amen? Yung mga taga-Manila na gusto mag-join sa amin, tuwing Sabado, alas 5 ng umaga, sa Aluneta, mag-pray intercession hanggang sa anniversary, pwede po kayo lumunta, doon dito sa harap ng grandstand kami ng pray. Ngayon Sabado, alas 5, eksakto, hanggang alas 6, kasi may pasok kami na alas 8. Okay? And with the Lord God bless us all now and forever. In the name of the Father. Ako, Father pala po, ako ay nagpamadali kayo, Ama. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu, Espiritu pa lang po, Espiritu Santo. Amen. Ayan. Ito, ito po, ihaalis ko na ang biyaya nyo. At yung mamaya gusto nyo dumaroon sa prayer meeting dito, alas 7 ng gabi, balik kayo dito. At ako ang magtutok, iba yung mensahe mamaya, kasi ito, iba dito, mamaya, iba naman po, ano? Ang pag-uusapan po natin mamaya is about hearing and understanding the word. Yung pakikinig at pag-unawa sa salita ng Diyos. Yan, pakinggan natin yan mamaya, napakaganda po.